Hi guys and welcome back to 60 Seconds, kung saan may 60 seconds ang bawat isa sa atin, ikaw kasama ka. Okay, lalo na sa mga episode natin ngayon, damay na damay ka. Okay, ikaw ako, si Ed, okay, si Keisha, tayong lahat para magbigay ng ating opinion tungkol sa isang topic na may kinalaman sa mga bagay na pinagdidesisyonan natin, lalong-lalo na tungkol sa personal finance. And we are now on our 31st episode. Malapit na po tayo mawala sa kalendaryo. Okay, malapit na tayo mawala sa kalendaryo. So yung mga single pa rin dyan, kahit umabot na sila ng lagpas 31, nahahabol na po namin kayo. Okay. Okay, and actually, this is the 31st episode and the second episode na meron tayo. Buti na lang wala pa akong 30. Ayo, nga, malayo ka pa doon. Malayo pa. Okay, this is our 31st episode. At the same time, this is also the second Christmas episode of 60 Seconds. So, tignan natin. No? Yung last week, ano kasi yung last week na pinag-usapan natin? Umutang ko na. Ano nga ba yung last week? Bonus! 13-month pay! Oh, yung 13-month. Oh, sana marami yung mga naiyak last week, no, about sa 13-month pay topic natin dahil nangonsensya tayo ng todo-todo eh. Hindi po bunga to ng 13-month pay itong mikropono na to dahil wala pa po yung 13-month pay. Wala pa po kami, hindi din po namin kung alam kung kailan. Oh, ano lang po ito. Nagpaparinig ba kayo? La Shopee lang po ito. Bago yan. Sana, La Shopee. Oh, sige, pero ganun pa rin. Okay, may pag-uusapan pa rin tayong medyo ikatutuwa ng napakaraming tao at tignan natin kung anong... Actually, excited tong dalawang to sa topic na to eh. Lalo na tong si Keisha ang nagbabalik po natin kasama. Welcome back, Keisha, to the 60 Seconds. Okay. Hindi po sila salita ni Sheila. Nagkataon lang talaga na last week busy yung isa. Yun na naman, busy naman yung isa. Hindi, hindi ko po sigurado kung may hidwaan sa dalawa, ano? Pero hinihintay ko nga. Diyan po namin alam. Pero kami na si... Gusto... Para hindi kami lagi magka-match ng skid. Never pa silang nagkita, no? So, kaya nga neighbor. Never. Kaya namin chika sa group chat. Hintayin natin po kapag nagsama sila. Tingnan natin. Doon natin mararamdaman kung may hiduaan ba. Doon natin malalaman kung ano, nagkakaingitan na bang nangyayari, mga kaibigan. Abangan lang po natin pag dumating yung episode na yun. Maka-issue tong mga to. Umuha tayo na story. Ay, ito po ang kapanapanabik na bagong soap opera ng 60. Hintayin niyo po yung podcast na 60 Seconds. Oo, yan po yung topic namin. Soap opera tayo. Meron, hindi na lang tayo puro vlog. Anyway, ang dami ko ng kamaisan na sinasabi dito. By the way, I'm Migs. I'm a cash flow management coach. Gracie. Ayan na naman kayo! Bakit? Okay naman. Nagintayan na naman kayo. Una. Na-delay lang. Oh, sige. Na-delay ba? Okay. Send your resident ipon body. Ayun. Okay. Alam mo, nagbalik na si Keisha eh. May mga, ano eh, may mga dead air pagdating sa intro. Okay. Anyway, okay. Mga iniisip ko pa kung ako na ba? Oo, lagi namang nagpa-practice ulit po sila bago kami mag-start dito. Anyway, okay, dapat mamaya na lang. Okay, and for this 31st episode, okay, this Sunday, ang inyong sabi ko nga last week, no, ang inyong 9 a.m. Sunday habit. Okay, 60 seconds, okay. For this 31st episode of 60 Seconds, kung last week ang pinag-usapan natin, 13-month pay, this week, marami ang magtataas ng kilay. Okay, tingnan natin kung anong may sasagot ng bawat isa sa atin. So, for the 31st episode, ang pag-uusapan natin, magbigay ng aginaldo. Ninong, ninang, inaanak, listen. Okay? Magbigay ng aginaldo. Lahat. Obligasyon nga ba ni Ninong? Ay, nako, eto na. Hindi po, ni Ninang. Ano? Okay. So, magbigay ng aginaldo. Obligasyon nga ba ni Ninong? So, umpisahan natin. Siyempre, wala naman nagbago. 31 times na natin ginawa to. Ninong Ed. Hi! Okay, here goes my 60 seconds. Obligasyon ba? Hindi! Hindi yan obligasyon. Bakit? First of all, ang sense ng pagiging ninong sa isang inaanak is para maging second parent nung bata. So, bakit makukunin ng ninong or ninang ang isang tao kung ang purpose mo lang is kada Pasko para magkapera yung anak mo? Eh di sana hindi mo nang
hindi mo na lang kinuhang ninong yung tao or ninang, di ba? Ginawa mo na lang sana. Eh, kaibigan naman yan, automatic naman yan, magbibigay pa rin naman. Kasi anak mo yan eh, lalo na kung close kayo, di ba? Pero kung ang purpose mo lang is para ang anak mo kumita ng pera kada Pasko, hindi yan ano, hindi yan maganda. So, hindi talaga siya obligation. Kasi ang nasa ninong din yan kung bibigyan niya or hindi. Pero paano naman kung walang pera ang ninong mo that time, di ba? Or ang ninong mo that time, pasensyahan na lang. Pero kung gusto ko niyang bigyan, bibigyan ka naman niya. Pero pag ganun, hindi yan obligation. And that's my 60 seconds. Okay. Igigit. So, diretso na, no? Ako na. Oh, ikaw na. Tagal mo kasi nawala ako eh. Ako na. Okay, so here goes my 60 seconds. Obligasyon ba para sa bilang nanay at bilang marami rin akong mga inaanak, no? I would say yes. Bakit? Kasi 'di ba, nasa stand natin siya as second parent. And ano ba yung isa sa mga obligasyon bilang isang second parent? That is providence. Pero hindi ko sinasabi na 'yun lamang yung obligasyon mo sa iyong inaanak. Bakit? Kasi ang napakababaw na ang focus mo lamang ay ang pagbibigay ng regalo o ng mga aginaldo tuwing Pasko, kung yun lamang pala ang obligasyon na masasabi mo bilang ikaw ay pangalawang magulang, as nasabi nga ni Ed. Mag-focus tayo dun sa mas malaking obligasyon, which is ikaw ang isa sa mga gagabay at mag-perform ng value ng batang ito. That's why, napaka-importante na pag tinanong ka kung gusto mong maging ninong at ninang, alam mo kung ano talaga ang lahat ng obligasyon na it encompasses ng pagiging godparent. And that goes my 60 seconds. Okay. May encompasses? May encompasses? Lalaban pa ba tayo doon? Iloko na. Okay. Ilang episode ka lang nawala, lumulupit ka na mag-English. Nagmumog ng dictionary eh. Oh, anyway, okay. So tapos na kayo. Alam nyo, next time napapalitan ko ng intro ko, it's either sabihin ko na lang, ano, imbis na I'm your cash flow management coach, sabihin ko na lang, it's either I'm your resident contrapelo or I'm your resident tiebreaker. Oh, ganun na lang. Okay, sige. My turn. Okay. Okay, my turn. But, syempre, bago tayo magtuloy, let's watch this. Would you like to know how you will be able to manage your finances, cover all your expenses, get out of your debts, establish your savings, avail your first insurance, build your first investment, and donate to a charity all at the same time by just playing with your salary? I will teach you how. This is your Cash Flow Academy. You asked for this, and so we give it to you. Starting next week, we are going to hold the Money Diaries first ever 10-day stock market masterclass, where we are going to teach you everything that you need to learn so you can start investing in the stock market. In this masterclass, you will learn the basics about IPO, charting, fundamental and technical analysis, how to open your online brokerage account, and so much more. All of this you will get for free. To enroll, just do these three simple steps. 1. Go to our Facebook page, The Money Diary, and hit like. 2. On the description of this post, click the link and hit subscribe and the notification bell. And lastly, mention 2 of your friends in the comment section of this video who will join you in this masterclass. Each week, we are going to release 1 video, so make sure that you did the 3 steps correctly so you get notified immediately. Sounds exciting? Of course it is! This is InvestaWise, and see you next week for the day 1 of our 10-day stock market masterclass. And we're back. Okay, my turn. Sige, ako naman. So, here goes my 60 seconds. Magbigay ng aginaldo, obligasyon nga ba ni Ninong? Magbunyi mga inaanak, pero sa akin, oo. Okay? Well, ideally speaking, hindi. Okay, pero practically speaking, oo. Ilang daan taon na nating obligasyon yan na magbigay ng aginaldo yung mga ninong at ninang sa kanilang mga inaanak.
At kuminsan nga, pati yung mga karag-karag na tropa ng mga inaanak, nabibigyan na rin, eh, di ba? Tuwing Pasko, ano? Pero, hindi yung self-imposed na, hindi yung self-imposed na obligasyon, hindi rin siya galing sa Biblia, at lalong hindi rin siya isang moral na obligasyon. It's just a tradition, okay, na isang napakatandang kaugalian that has been influencing Filipinos' money habits since time immemorial. Like, isang buong taon kang hindi dinalaw, kinumusta, pero isang buong taon kang nagpagod, nag-ipon, naghanda, nagtipid para sa sarili mo kasi, alam mo, isang araw sa isang taon, merong nanay, di man bata eh, nanay, na nakaalala na, uy, kumpare nga pala kita, may obligasyon ka sa inaanak mo, at sa December 25, dadalawin ka namin ng walang imbitasyon at magbayad ka ng utang mo. And that is my 60 seconds. Okay. Nice. Oh, yan, ha? Siguro, let's talk about yung mga sobra-sobra. Diba? Pwede. Meron kasing mga nanay talaga na grabe maka-hold up, eh. Okay, sige. Pero bago natin i-expound yung mga bagay na yan, yung audience muna natin. Pabutuhin muna natin yung ating mga audience, okay, when it comes to this particular question, okay, sa ating 60 seconds topic. Kung ikaw ay nakaboto na kagabi sa ating poll question, well, maraming salamat po for giving your opinion on the poll question that we have. Kung hindi pa, syempre, dating gawi tayo, naka 31 episodes na tayo, dapat alam nyo na to. Okay, so punta lang kayo sa ating Facebook group, Money Tip of the Day. Maging active kayo doon, mga kapatid, okay? Punta lang tayo sa Facebook group natin, Money Tip of the Day, and meron tayong poll question doon, same question. Bibigyan namin kayo ulit ng 60 seconds ngayon mismo to cast your votes. You can also put your comments in the comment section of this video right now. Ulitin lang natin ang tanong, magbigay ng aginaldo, obligasyon nga ba ni Ninong? And your 60 seconds starts now. Yun. Sino mauna? Ano ilan yan? Ba mga inaanak ko? Ako 23. Kasi simula high school ko lang, ginagawa na ako ng... Ang dami niyong inaanak, akin aapat lang yata o lima, nakakalimutan ko pa. 23 kasi ano ako. Ay, ganun ba? Dapat pala kinuha kita. Okay na. Okay na. Para medyo nadagdagan. Kung magininaw ng kapatid ko. Kasi ano eh, ako kasi ever since high school, kinukuha na akong ninong. Eh, ayun. Kaya hanggang ngayon, kahit umaayaw na ako, yung nanay ko umuo. So, salungat kami na. Tapos pag sinabihin ko siya na ayaw ko, eh, nagagalit siya. So, hinahayaan ko na lang. Hindi ko na nga alam kung sino yung mga inaanak ko eh. Pero, isang tabi natin yun. Ang... Ano kasi talaga, para sa akin, lalo na nung medyo hirap talaga ako sa trabaho ko last time, sa mga early stages of working ko, lalo na't mahaba yung, super baba ng mga sinusweldo ko nun, hirap na hirap ako magbigay sa mga inanak ko. Kaya nahihiya din akong humarap sa kanila nun. So yung nagbibigay, yung daddy ko pa rin. pero nagsimula, isa pa rin nagbibigay. Pero nagsimula last year, ako na yung anak, hindi yata last year, hindi. 2018 na ako yung nakakapagbigay na ako sa kanila. Pero, yun nga, hindi naman kasi talaga obligasyon para sa akin. Lalo na yung mga inaanak ko, yung mga matatanda na lang talaga yung binibigyan ko ng mga pera kasi kailangan nila sa school. Yung mga bata, binibigyan ko isang ano, dalawang tsaki, tatlong tsaki, ganyan. Tapos, 50 pesos. So, yan na sila dun. Mas gusto pa nila yung tsaki, di nila kinukuha yung pera. Sabi ko, okay. So, yun. Kasi ako pag binigyan mo ng pera pag ganun katanda na, bata pa, matik kukuhanin ng magulang eh. Ganun ba yan, Nay? Yan, para, oo, para bawi sa puhunan sa ano, Pamasko. Grabe. Ang sama mag-isip ni Ed sa mga nanay. Uy, hindi naman. Uy, legit yun. Ang dami ko nakasalubong na ganun nung last Christmas. Di ba ganun sa kaso mo, Kisha? Pwede ba natin patawag si Kion? Hindi, hindi kayo. Lahat ng pera ni Kayon accounted. Meron siyang MP2 savings, meron na siyang personal savings, meron din siyang VUL, which is syempre insurance and investment. So lahat yun is lahat ng mga binibigay ng lolo, lola, mga tito, tita, ninong, ninang na cash gifts, doon napupunta. Pero on the other side, di ba nga, marami din akong inaanak.
And ako, I make sure na every Christmas. Kasi minsan kahit yung birthday, hindi mo na alam eh. Kasi nga 30 plus sila. Hi mga inaanak. Baka like at subscribe naman kayo. Diyan, 30 kayo. So, yung mga inaanak ko, I make, may list din ako. May list ako ng kung sino sila. And then how, kasi may mga iba na hindi mo naman na talaga sobrang close acquaintance or parang acquaintances lang yung parents pero kinuha kang inaanak. Pero I make sure na ginagampanan ko din yung role ko. So, I really plan na kung, and I make sure na kilala ko yung bata. Kahit hindi na yung magulang, kung anong hilig dito, ano bang pwedeng ibigay dito, ganyan. So, para, kasi yun nga eh, nandun ako sa focus na may bigger, much bigger obligation than that. So, paano kanya makikilala kung hindi ka naman din masyadong in touch sa kanya, di ba? So, yun yung one way ko. Actually, ako every Christmas, 23rd, 24th pa lang, naihatid ko na lahat yan. Ako yung pumupunta sa mga inaanak ko, wow. Alam nila yan. ganan na ako talaga. Pwede ba ako maging ninang? Bakit ang maging ninang? Ninang! Ganan talaga. Ninang, baka naman. Black 10, lot 28. Lubao, Pampanga. I have to call out, there are people naman kasi talaga na parang ang dami ko kasing nakikitang post na magba-birthday ang inaanak mo, sagutin mo na yung ganito, sagutin mo na yung ganyan. I can say na pwede yun kung sobrang close kayo ng nung parent. As in yung parang growing up together, sobrang ano talaga, dikit na dikit. Masasabi mo siya ng ganun. Pero dapat imam din kung ano ba talaga yung relationship mo din sa ninong at ninang. Kasi yun nga eh, yung point kanina ni Mace na naging tradition na lang kasi siya, hindi na din talaga minsan na-explain kung ano ba yung relationship na ginagawa natin for that. Ano yung binabind natin. Well, using that tradition. Napapansin ko naman no, sa mga simbahan natin. Kasi usually naman, hindi ko alam sa ibang religion kung merong ninong ninang etc. Sorry, Catholic po kasi ako, hindi ko alam eh. Meron ba? Christians and... Meron din. Okay. Kasi sa Catholic... Meron. No? Sa Catholic binyagan, pag may mga ninong-ninang na ganyan, pinapaalalahanan, hindi naman po sila nagkukulang. Kasi alam naman natin kasi yung problema eh, na parang... you are just... baga na, na-overlook natin yung totoong obligasyon ng godparents. Kasi... we are dwelling too much in the idea of the three magis, no, na pagbisita nila kay Jesus, nagbigay ng something. Diba? Doon tayo naka-focus. Pero yung godparenting, okay, is the missing part. So, I don't want to dwell much on that one. Kasi para sa akin, hindi naman tayo nagkulang ng paalala. Mostly, ang nagiging problema dito is because of tradition. That's the problem. Na when we traditionalize something, okay, ano yun? when we traditionalize something, ano pangalan nito? Nawawalan na siya ng sense and it is being misled. Okay, that for me is the problem. At the same time, kapag tin-traditionalize mo yung isang bagay, like for example, ito, obligasyon, ano ba ang mga obligasyon ng isang ninang? And pagbibigay ng aginaldo, okay, sige, it's one. Pero since it has been a tradition na lang, ang pinag-iisipan ko kasi dito, paano ba tayo umabot sa punto na ang obligasyon, okay, ang pagbibigay sa inaanak, became an utang. Di ba may kita mo sa Facebook yon, may kita mo sa mga conversations, oh, dami mo ng utang sa inaanak mo. Ano ba? Ha? Bakit? Yeah, yun, exactly. Di ba? Ano ka? Lalo na po kasi pagdating sa utang, medyo sensitive tayo na parang, you suddenly had this obligation. Ang kapag kasi sinabi nating utang, this is not just all about money. Okay, it's utang is may kasama siyang self, may kasama siyang moral, 'di ba? Na parang pag may utang ka, may something na mali kang ginawa or something na hindi mo ginawa, kaya ngayon you need to make up for the difference. Well, is it really wrong? Wag na nating pag-usapan siguro kung pagbibigay ka ba ng aginaldo o hindi. What if baliktarin natin ang tanong? Masama ba na hindi ka magbigay ng aginaldo? Okay, di ba? That's another issue eh. That's another issue. Na parang, okay, sige.
sabihin na nating lahat tayo, kailangan nating magbigay, well, para lang hindi mapahiya naman yung bata, nandito na sa harap ng bahay mo, palalayasin mo ba, di ba? Pero, ang next question dito is, would it be, or would it reflect to you, a very bad image, kung ikaw said suddenly, no? Okay? Eh kasi, wala eh. Ano magagawa mo? Nagka-pandemya tayo, wala akong trabaho. Ano mabibigay ko sa kanya? Sarili kong anak, kunwari lang. Hindi ko mapakain, pamilya ko, nakakaproblema kami sa pera, hindi, pupunta ka dito sa Pasko. Just to... It's not the fault of the kid. It's not the fault of the parent. It's the fault of the tradition. Diba? Tradition that has gone wrong. We took a shortcut of everything and we summed it up in the idea that ninong plus inaanak is equals to pera sa Pasko. Yeah. Diba? That's the wrong part, which is, yun po kasi ang isa sa pinakamalaking problema natin, mga kapatid. Kapag ang dami-dami kasi nating mga tradition dito sa Pilipinas that are actually having, that they are having a lot of impact to our financial decisions. Diba? Imagine, yes. Diba? Sa isang buong taon, you are not going to do what you like. At the same time, you are not going to get yourself an insurance, invest on something. Pero pag Pasko po, siya, may 10,000 kang pinamibigay sa mga bata. Yun nga eh. How the heck did that happen? Diba? Hindi ko sinasabing huwag mong bigyan yung inaanak mo. It's just that there is something wrong. To prioritize. Diba? Na parang ang galing nating maglabas ng pera every Christmas. O sabihin na natin dahil may 13 month ka, still, the same problem. Okay? Ang galing nating maglabas ng pera pag Pasko, pero over those things that are very important, that you have full 12 months in a year to prepare, you don't. At alam mo kung anong dahilan doon? Because of these kind of traditions. Hindi natin mahintihan. Pagnino. Oo, di ba parang may sampung pa na bawal daw tanggihan? Yes, yeah. Alas daw. Yun may mga nga. Ganun pang ano. Ah, talaga. Yun kasi, nung kwento ko lang din ah, nung kay Kayon kasi, sobrang pili namin ni Jay sa mga ano, ninong at ninang. Well, I can share kasi ako lang yata ang may baby pa dito, di ba? So, ayun. Nung magsaselect kami ng ninong at ninang, nilista talaga namin yung mga closest friends. And then, we have to determine kung bakit ito. We had a long discussion. Parang ang, ano pa, ano ba yung possible na ma-impact niya o ma-impart niya dun sa anak natin? Paano ba tayo maka-make sure na pag biglang wala tayo, na wala tayo sa picture? Talagang yan, rest assured na isa siya dun sa mga pinaka magiging concern dun sa bata. Ganun kami pumili ng ninong at ninang. And we also send out, ano, will you be my godparent card? So they have the option now na since meron kaming proposal and na proposal, we all know you could say yes or no to it. Kasi nga, we also explained dun sa card na ito yung mga reasons namin bakit kaya kinukuhang ninong and ninang. And this is also yung mga ine-expect namin from you. Now, do you want to be part of which this napan- oh, sorry, I'm it's sure. Napansin, singit ko lang dun bago tayo maalis sa topic na yun. Napansin ko lang that a lot of millennial parents, ayan ha, mag-usap tayo ng maayos ha, generation freaks. Okay? Eto, walang mag kontrahin nyo kung sabihin nyo, no? Pero a lot of millennial parents are actually doing that. Yung ginawa nyo, meron akong inaanak na ganun. Before they even ask me for my, di man nga, well, hindi yun nilak tinanong. Pero they actually explained the reason bakit. Diba? They explain to me the reason bakit ako yung kinukuha nilang inaanak. Ay, inaanak. Sorry. Ninong. Kinukuha nilang ninong. Pwede pala yun. Kasi may, alam mo ako, kahit kakunti lang yung inaanak ko, may tatlo kong klase ng inaanak. Okay. Yung una, yung well-explained. Okay. Now, yun nga. Yun sa. Yung ikalawa, by default, kaibigan mo eh. Anak. Pwede ginawa kay inaanak, which is na-appreciate ko naman yon. Kasi parang being a god, someone asking you to be their godparent, they trust you. In one way or another. At merong isa na ano, ah talaga? Uy, inaanak mo yun ah. Ha? Huh? Bakit? Ulat ka na lang. Kailan? May mga... Yung 20 trust na inaanak ko, ganun lahat. Parang, eh, kaya, sa... Wala akong alam pila sa mga yun eh.
You know why the old generation hate millennials so much? Because we are breaking all traditions. Let that be a kick on the faces of people who are actually freaking out because of millennials. Diba parang, we are actually breaking out of what you have lived for millennia. Diba na, we are starting to put sense on everything. They have lived for, pero wala silang alam kung ano yung reason behind. And they don't care. And it's just that we tend to question things. Correct. And they hate that. Why do I have to do that? Why do I have to comply? Why do I have to... Because it's done like that. Why? Kasi tayo unless and until it makes sense. Sa atin, unless and until it makes sense, we won't do it. But once it made sense to us, okay, we are going to do it the right way. Diba? So, panawagan sa lahat ng mga millennial mothers and fathers dyan at mga ninong at ninang, okay, this is the time for us to correct everything, including this one. Magpapasko eh. Itama natin. Pag naman dumalaw sa inyong inaanak ninyo, aside from abutan nyo ng huwag nyong ipapakita tong video na to, sabay-sabing, sabi nila, hindi kita bibigyan, ha? Hindi, you have to make kamusta with the bata. Parang kamustahin mo din yung kid. Yes. How were they for the long time, di ba? Talk especially to them. Kung di mo yan nakikita. I-guide mo. Huwag yung nanay naman, utang na loob. Hindi naman yung pagkatapos mong pagdating nyo sa bahay, pag upo nyo sa mesa, pinakain kayo ng fruit salad, hinihintay nyo lang yung sobre, sabay alis, utang na loob, pakausap nyo yung bata dun sa ninong. Or ninang. Diba? Let's put sense on everything. Hindi yung bata, naiintindihan lang niya, may pera. Pero hindi sa kanya. Diba? All traditions. We need to break everything. Ngayon, parang ang dami natin kailangan i-correct. And then, siguro isa pa na pwede kong i-add dito. Yung keeping the money, which I actually want to commend. Hindi ko alam to eh. Ngayon ko lang narinig. Yung kay Keisha, I want to commend her sa ginagawa niya. And I wish lahat ng parents ganon, na wag nating gawing income source yung bat. Ano lang din sa amin. Sa akin kasi sobrang laki nung part na alam ko na responsibility ko yung anak ko. And so, lahat nung help na ini-extend or lahat nung love gifts, as I call them, love gifts na ini-extend nila dun sa bata, they're not for me. Kasi nga, nung nag-ask ako ng obligate or nung mga responsibilities nila, clearly, na dun sa bata. And I have to sustain it kasi sinasabi ko nga na gusto ko yung anak ko. He breaks the cycle. Yes. Plus matuturo mo sa kanya yun. Dependency. Yes. Parang pag ano niya, pag may nasa right time, right time na siya to decide for himself, makikita niya na my parents truly give sense to everything and even yung mga pinagpagpura ng ibang tao for himself. That's why I have to grow his flesh din. Though, hindi rin naman, well, babawiin ko ng very light yung sinabi ko kanina, no? In a way, for the reason na, hindi naman millennial lang nanay ko. Posible. Pero she actually did, hindi siya exactly the same. Hindi sila kasing aware natin. Pero at least I could proudly say that my mom actually, she's not saving my money, she lets me save my own money. Ako humahawak sa... Nasa bank account, hindi ko sila ginagastos. She didn't teach me directly, but because of her influence, okay, I cannot say that my mom is 100% financial advocate. Hindi rin, okay, hindi ko masasabi. Pero, still, diba, tinuruan niya ako on how to responsibly handle my money, which extended to the idea na yung lahat ng aginaldo ko, tinatabi ko. And I have my bank account. I was elementary back then. Diba? Elementary student, may bank account ka. And she already taught me paano mag-deposito sa banko, what it means to have a bank account, and what to do with my money, which is to put in the bank and save it. As young as that. So,
this is an opportunity this Christmas, no? Na hindi lang naman puro to sa mga matatanda na wala ng pera, nauubusan na ng pera, ang dami ng utang. This is all financial literacy could also be shared to children. Actually, dapat. Dapat. Then this Christmas should be your opportunity. Nanay, tatay, ninong, ninang, kayo lahat. Okay? To teach children about money. Okay? Teach children about their resources. All in all, how to put importance, okay? And paano ba dapat yung tamang pag-handle? So that they would appreciate you more. Na parang aside from understanding what their money is for. Nagawa mo pa yung obligasyon mo bilang ninong, ninang, 'di ba? Which is to teach the child. Let me catch that phrase, no? Yung last mong sinabi. Kasi there was one Christmas, dahil ako madami akong cousins na bata. So, by bata, mga between 5 to 7 year old. So, nung mga ganong stage sila, and I was working na, ang ginawa ko is I gift them with an alkansya. And then, meron siyang laman kaagad. Kasi yun na yung pinaka-aginaldo nila. And then, I told them na, for 1 year, you have to save up using this alkansya. You have to save using this alkansya. And then, kung ano yung amount na ma-save mo dyan, dodoblihin ko. This is to teach them before gratification naman. Hey, like that idea. Gusto ko yun. Gusto niyang gawin challenge natin yun? Good. Bibili na ako alkansya bukas. Maganda yun, no? Gusto ko yung idea na yun. Magkano ba alkansya? Para maano sila, kasi 'di ba, ang sabi ng nakuha ko yung idea from the marshmallow challenge. Ayun. So, teaching them deferred gratification na hindi lahat talaga ng bagay, not just in the finances, in all things in life. Kailangan mong pagsumikapan and hindi lahat makukuha mo on an instant. Pero there is great reward. Yes, afterwards. Maganda 'yon. Na parang let's buy alkansya, nasa alkansya yung pera. Mm-hmm. Tapos by the end of the year, kailangan ibalik mo sa akin yung alkansya na yan. And let's count the money. Mm-hmm. Okay? And then tumba. Konting reminder lang po, nanay, wag po kayong maglalagay ng 1,000. Huwag sasali. Isa din yan sa mga before, parang pinag-isipan ko din. Pero since namo-monitor ko kasi mga pinsan ko ngayon nandito. Maging reasonable po tayo pag kami nakakita kami ng 500 sa loob ng alkansya na yan. Bahala kayo, hindi yan mapupunta sa inyo. Magkano pinapabaon mo sa anak mo, Aber? Wala tayo. Ang bata, ang clearance. Buo currency. Buo. Buo? Nakita ko 100, tig 100, tig 500. Pagbalik sa'yo yung pinapadoble niya sa'yo, 3-5. Pag nakakita ka ng 500, matik sa bata yan. Huwag mong ibigay sa nanay. Pinaglololo ko na tayo. Pag-isipan muna natin ang mabuti pala yung challenge na yun. Sandali lang. Pero okay yung challenge. Okay. Maganda yung challenge. Eh. Pero, sige. Baka mas kami. May solidarity pack, no? Gawin natin ng tamang proseso. Oh, rules and regulations. Baka mas kami bigla. Ninervous ako bigla nung na-realize ko yun na parang, naku, baka mas kami tayo ng mga nanay nito. Mga matatalino. Sige. Yan, no? So, I hope na yung ating mga audience, millennial o hindi, kung hindi kayo nagalit kayo sa akin, okay lang, bahala ko sa buhay niyo. Basta ang importante, we are actually trying to make a statement here. Meron tayong obligasyon and we need to go beyond money. Okay? Yeah. Future ng bata to. Makonsensya naman kayo. Mawa kayo sa bata. Mawa kayo sa bata. And then, turuan natin. Huwag natin pigilan, no? Ayun. So, I hope yung ating mga audience nakapagkasa sila ng vote sa ating poll question. Kung hindi pa, well... Okay. Ano ba yan? Voto naman! Sige na naman, oh. Okay, kindly go to our yung patent na nakakalimutan ko na. Go to our Facebook group, Money Tip of the Day. Make sure that you look at take a look at the poll question doon, okay? Para makita natin, makapagbigay kayo ng inyong mga boto. Napaka-importante po sa amin yan para din malaman namin kung may nanonood pa ba dito sa mga episode namin o hindi. Okay? So kung wala, tigil na natin to. Tama na to. Kalokohan na lang to.
Okay, pero I hope na meron pa rin tayong mga na-inspire ng mga tao in one way or another. Mga pa, isa-isa, dalawa, kahit pa paano may mabago tayong buhay, hindi lang ng mga magulang o ninang-ninang, pati ng mga bata. Okay, so I hope na maraming mga nakinig sa atin sa ating pong 31st episode ng 60 Seconds. And syempre, bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. We would like to thank our sponsors, Cafe de Amiano. Subukan ng kanilang Guna, Bagua, and Pavita Coffee. Ready for home brewing. For orders and inquiries, visit their Facebook page, Cafe de Amiano. Sophia's Delicacies. Tikman ang kanilang angel cake, blueberry cheesecake, pancit, and other party food essentials. Visit their Facebook page, Sophia's Pastries and Delicacies, to order. At bumalik tayo sa mga pinakamatindi nating mga sponsor. Hello po, Ninong at Ninang. Okay. Thank you. Ninong at Ninang sa Binyag, Ninong at Ninang sa Kasal. Ay, wala ka pa nun, Ed. Oh, hello po, Manu po. And Merry Christmas sa inyong lahat. Ano? So muli, maraming salamat po for watching this episode. Shout out namin lahat ng mga ninong, ninang, magulang, okay, at yung mga bata, okay? Huwag kayong lalabas ngayong Pasko, utang na loob, okay? Please lang, kahit pa sinabi namin importante. Di naman sa ayaw namin kayong bigyan ng aginaldo, pero safety first. Oo. Ang ibibigay namin sa inyo, wala mang 500. Ang gagastos inyo for COVID-19, 1,000,000. Mamili kayo. Okay. Face mask na lang. Oh, face mask. Hindi, walang lalabas. Walang batang lalabas. Okay, utang na loob. Ah, wala lalabas. Yeah, just to be safe. Magkumustahan na lang tayo online. Transfer? Online? Joke. Charot. Charot. Idea. Wala ko sinabi. Cut out. Putulin sa edit yun. Putulin natin sa edit. Putulin sa edit. Yung mga nasabi tayo, mga hindi pala dapat sinasabi. Anyway, so, ayun. Maraming salamat po for watching this episode of 60 Seconds. If you like this video, please hit like right now. Put your comments in the comment section right now kung gusto nyo pang mag-expound ang inyong mga opinion. We would love to hear that. Okay, so please put them on the comment section right now. And of course, ang wag na wag natin kakalimutan to hit the subscribe button right now. And of course, the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga episodes na inilalabas natin dito sa The Money Diary Channel. 9 o'clock every Sunday, okay, yung ating pong 60 seconds. Plus, 9 o'clock every Thursday ang ating InvestWise episode. So muli, maraming salamat po for watching this 31st episode of 60 Seconds. I'm Migs, I'm your cash flow management coach, and always remember, it pays to be well twice. Isha, ikaw. Huli ako ganun. Ayan na naman tayo! This is Kira Mineda and I'm back to remind you that financial freedom takes time. And this is Ed, the resident Tipon buddy. Keep in mind, time is money. And this is 60 Seconds. And yun, blooper na naman! Oh my gulay!